Hi guys, welcome back again to my channel. And ang pag-uusapan natin ngayon is about our dreams. Since in my past video, pinag-aralan natin o binuhay natin yung mga pangarap din natin. Binuhay natin, naglaki tayo ng pangarap, pinalagyan natin, binuhay natin para mabuhay din yung mga sarili natin. And now, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang gagawa ng pangarap mo. Okay, so let's go and I hope na may matutuhan kayo nito. And don't forget to like and subscribe and share. So, this motivation makaabot din sa iba. Okay, come. Okay, we are here now. So, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin or my natural language kasi marami nang nagre-reclam na hindi daw nila naiintindihan yung mga sinasabi ko unless na at least may naiintindihan silang konti but gusto nila yung full pero hindi pa ako marunong, hindi pa ako talaga sa English kasi alam niyo na, nosebleed. But, guys, we start now. So, pag-uusapan natin about our dreams. Our dreams to make it reality. No one will do that unless we do it. Tayo ang gagawin niya. Yung mga pangarap natin, oo, ando na tayo sa punto na binuhay natin. We dream big. We make more dreams. But, the question is, how to make our dreams become a reality if we don't do? No one can do our dreams. No one can make that. Walang ibang gagawa nila, kundi tayo. Tayo ang gagawa niya. Kailangan tayo na mag-take an action. Ando na tayo sa punto na malaki na yung pangarap natin. Binuhay na natin yung pangarap natin. Ayun, positive na tayo. Buhay na tayo. But, kung kulang ka sa action, wala pa rin mangyayari sa'yo. You need to take an action to make your dreams become a reality. The problem is, someone say, hindi mo magsasabi kasi na, sige na ang bahala. Manalik na lang tayo kay God. Yes. Andun na tayo sa punto, we believe God, we trust God, we have a faith in God, but hindi si God ang gagawa. Tayo ang gagawa nun. Binigay na ni God, naghihintay na lang sa'yo. Kasi ikaw mismo ang gagawa niya. Hindi naman pwede na si God na yung gagawa ng pangarap mo. Hindi naman pwede na nangarap ka na tapos sabihin mo pa kasi ikaw na lang yung gagawa. Mahiya naman tayo, di ba? Binigay na ng aniga sa ating lahat kahit hindi mo pa hiniling, binigay niya na. Siya pa bang paggagawa natin? Tayo ang gagawa niyan. Hindi iba, hindi si God. Oo, ano na tayo sa mga punto na maraming taong tumutulong sa atin. But, instrumento lang sila para matupad yung pangarap mo. Kumbaga, part lang sila sa pangarap mo. Ikaw mismo ang gagawa niyan.
So, sasabihin na natin na may mga tao rin nag-guide sa'yo. Kasi marami rin namang mga tao ang mag-guide sa'yo. Pero sila taga-guide lang, taga-advise mo, taga-motivate mo, para ikaw mismo gaganahan din. Ikaw mismo gagawin mo yung pangarap mo. Kasi alam mo guys, kahit marami pang tao dyan sa paligid mo, kung ikaw mismo hindi gagawa sa pangarap mo, walang mangyayari. Kasi nasa sayo. Nasa sayo yung pangarap mo. Nasa sayo ang katuparan niya. Hindi sa iba. Hindi kahit sa kanino. Hindi din sa magulang mo. Hindi sa'yo. Kasi guys, isipin natin na ang susi ng ating tagumpay, ng ating mga pangarap, is andito sa atin. I'm not talking about just my dreams. I'm talking to all our dreams. Because I know every person have a dreams. So, I just advise or motivate someone to work their dreams para to make it reality. Kasi walang mangyayari pag hindi mo yan siya gagawin. Ando na tayo sa punto na nangarap tayo. Ando na tayo sa punto na malaki na yung pangarap natin. Ando na tayo sa punto na buhay na yung pangarap natin. Pero kulang tayo sa action. Do you think magiging realidad yan? Do you think na magiging totoo yung pangarap mo? No, never. Kasi kulang ka sa action. Kailangan mo siyang actionan. Kailangan mo siyang gawin. Bigyan ko kayo na example. Try niyo magluto ng kanin. Lagyan nyo ng tubig. Pagkatapos, apuyan nyo. Tapos, iwan nyo dyan. Alis kayo. Huwag nyo silipin or huwag nyo titingnan. Huwag nyo talaga. Hayaan nyo lang talaga. Iwan nyo lang yan. Hayaan nyo. Titingnan natin kung anong mangyayari. Pagbalik nyo, siguro, pati kusina nyo. Sunog nyo. Diba? So, yung dreams, yung pangarap natin, magiging realidad lang yan siya, magiging totoo lang siya, kung gagawin mo. At walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw. Ikaw at ikaw ang gagawa niyan. Kasi pag hindi mo yan siya gagawin, walang mangyayari. Hindi naman pwedeng ay nangarap ako. Pwede pa gawin mo. Walang ganon. Kasi walang libre sa mundo. Diba? Walang libre sa mundo. Hindi siya pwedeng sabihin mo gawin mo nga yung pangarap ko. Eh may pangarap din siya. Alam nga naman unahin yung pangarap mo. Tsaka hindi naman niya alam kung anong yung pangarap mo. O kahit i-share mo pa kung anong pangarap mo. Hindi naman yun mangyayari kasi ikaw naman kailangan talaga yung gagawin yan. Hindi naman natin pwedeng ipasa sa iba yung mga obligation natin, di ba? Yung may pamilya tayo, may obligation tayo. Hindi lang pwede natin sabihin, tawagin natin yung si ano. Pagigawa mo nga to, ikaw nga yung magpaanam dito, ikaw nga magpaanam dito, o ikaw nga hindi pwede, di ba? Kasi tayo mismo ang gagawa niyan. Tayo ang gagawa niyan. Tayo ang kikilos niyan. Para magiging realidad niyan siya. Kasi alam nyo guys, kaya yung ibang tao na di-discourage. Kasi ay na, ano daw sila, nadadown na, kasi yung pangarap nila, walang katuparan. Ay, hindi ko naman kayo, ano ha, binabangga or pinatamaan. Sorry kung natatamaan.
Ganito yan siya. Nangarap kasi lang. Nangarap, andun na sa punto, lumaki na yung pangarap niya. Kaso sabi niya, nahulog. Kasi ang kulang doon is action. Hindi kasi niya ginawa. Nangarap lang ng nangarap ng nangarap ng nangarap hanggang ang pangarap na punta lang sa pangarap. Walang nangyayari. Kasi parang siyang si Juan Tamad na naghihintay na mahulog yung bayabas. Walang ganun. Para tayong aso na tumatahol sa buwan. Pag ganun ang nangyayari. So, ganyan talaga ang nangyayari. Kaya nahulog sila. Kaya ang sabi, ayaw ko nang mangarap ng mataas. Ayaw ko nang mangarap ng malaki. Kasi pag hindi natupad, pag nahulog ka, ganun din kataas yung babagsakan mo. Yes. Tumpak. Tama yan. Pero tanongin mo muna yung sarili mo. Ano bang ginawa ko? May ginawa ba ako? Ganon. Kasi walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw. Ikaw at ikaw. Gusto mong bago yung buhay mo? Gusto mong matupad yung mga pangarap mo? Then kumilos ka. Gawin mo. Huwag kang parang asong tatahol-tahol lang sa buwan kung kailan mahulog yan. Dahil hindi yan mahuhulog at hindi matutupad yung pangarap mo kung hindi mo gagawin. Nandun yun ang punto doon. So, kailangan mo lang talaga na take an action. Gawin mo. At ang magandang ugali sa paggawa ng pangarap mo is do whatever it takes. Pero alam nyo guys, ito yung advice ko din para sa inyo. Kung gusto nyo matupad yung pangarap mo, mga pangarap natin, ano mga pangarap nyo? Gusto nyo magbago yung buhay nyo? Yes. Alam mo ang sagot nyo, yes. Baguhin nyo muna yung sarili nyo. Kailangan natin baguhin muna yung sarili natin. Kasi nagsisimula sa atin. Bago tayo mapunta sa itaas, kailangan disiplinahin muna yung sarili natin. Kasi ang tao, pag hindi na disiplina yung sarili niya, walang nangyayari. Yun ang totoo. Kaya guys, no problem, walang problema. Malaki yung pangarap mo. Big, dream big. And work your dream. Take an action to make it reality. Remember guys, kung may sipag at syaga, dyan ka aasenso. Ang taong madiskarte, ang taong mapangarap, tiyak may magandang buhay na naghihintay sa inyo. So good luck to your dreams and I hope na marami kayong natutunan sa mga sinasabi ko ngayon. At magagawa nyo ng mga pangarap nyo. And good luck. And see you on the top. Oh, buhayin nyo yung pangarap nyo. And then, work your dreams to make it reality. But see you on my next video.